Channel. So for today's video, I will be sharing with you all how I personally buy my merch. Yan, yung mga merch na yan. So I know I've been MIA for quite some time. Talagang ang tagal kong nawala. And I'm very, very sorry. 2021 has been tough, has been a blessing and all that sa akin. Maraming nangyari ng 2021 and marami akong na-deprive sa sarili ko na hindi ko na nagawa na gusto kong gawin. At isa doon, ang pag-makeup at ang paggawa ko ng video sa YouTube. A lot of people have been asking me kung kailan ako babalik, ganyan. And for this year, gusto kong bumalik na talaga. Gusto kong gawin yung mga bagay na gusto kong gawin na hindi ko kailangan pigilan yung sarili ko. Walang magiging hindrances. And make time para gawin yung mga bagay talaga na gusto kong gawin. So, eto na nga po. Hopefully, maging consistent na ako throughout the year dahil na-miss ko talaga yung paggagawa ng videos ko, yung pagpo-post, yung pag-film and all that. So, anyway, ang dami kong sinasabi, but without further ado, if you guys are interested, please keep on watching. And actually, what made me do this video is yung aking TikTok account wherein, actually, dump ko lang dapat siya ng aking mga unboxing videos na hindi ko mapost sa Instagram, sa Facebook, ganyan. Ginawa ko lang siyang account para dun ko ilalagay mga videos ko ng unboxing. And grateful enough, maraming nakapansin ng mga videos ko on TikTok. May mga nag-follow, yung mga nag-share, yung mga nag-like ng videos, which I'm very, very grateful for. And isa sa mga pinaka highest views ko sa TikTok was yung pag-purchase ko ng merch nga using SPS. Kasi most of my unboxing videos wherein I place yung aking shipping fee, dun talaga yung mga videos na andami-daming comment on how I do it, ganyan. So I already made clips on TikTok on how I do it, but iba pa rin when I explain it in yung walang putol-putol kasi merong mga duration sa TikTok, diba? So iba pa din pag in-explain ko siya in one sitting. That's why I made this video. I am using SPS. So SPS is a logistics company, and an overview of how the process goes is basically ako, so Weavers pa lang ako nag-order and Weavers ko pa lang nagagamit si SPS, okay? But you can use this sa ibang Korean websites like K-Town, yung sa K-Town na puro albums and such. And yung mga Korean websites or yung mga agencies na sinastan yung ibang groups. Kasi si Weaver, selected groups lang siya, diba? Hindi lahat ng artist nandun. And yun pa lang kasi yung nagagamit kong platform with SPS. But again, pwede niya siyang gamitin sa ibang mga Korean sites. Be it sites na puro makeup or skincare, Korean skincare, basta Korean site. Okay siyang gamitin, okay? Okay, again, so an overview of the entire process. So basically, bibili ako sa Weavers or bibili ka sa site na gusto mong pagbilhan ng item. And then, we use SPS. Si SPS po, ang magiging logistics company natin of shipping it from Korea to the Philippines. Kasi si SPS, meron silang Philippine warehouse at meron silang Korean warehouse. Basically, hihiramin mo yung kanilang Korean warehouse address para dun mo ipadala yung item na binili mo online, and then from there, isiship nila yan from their Korean warehouse to their Philippine warehouse. So, ang babayaran mo dun is yung shipment or yung cargo fee from their Korean address going to their Philippine address or Philippine warehouse. Ganun lang siya. Kaya siya mas mura kasi una sa lahat, ito isa sa mga pinaka-common questions na natatanggap ko. Una sa lahat, hindi siya directly to your house, okay? It is from their Korean address going to their Philippine address or Philippine warehouse. And ang gagamitin mo is yung kanilang Korean address sa mga websites na pagbibilan mo. So, dun i-deliver sa warehouse nila yung item na bibilin mo.
Okay, so una sa lahat, dapat may account ka kay STS. But for clarification guys, si STS po ay website, hindi po siya app or wala pa siyang app. Website pa lang siya ngayon. So, lalagay ko yung website here below para makita nyo at makapag-register kayo. So, once you register guys, walang bayad yan. Libre lang po ang pagpapa-register, okay? I think yung pagpapa-member, yun yung may bayad. Pero kasi once you register, parang regular ka lang na account user kay STS. Iba pa yung pagpapa-member. Pero guys, wala akong idea pa kasi regular user lang ako ni STS. So, pag regular user ka, ang pinaka-minimum fee mo dyan would be 150 pesos per pound, okay? But I'll discuss more of that later. Just focus muna tayo sa paggawa niyo ng account. So, pag nakagawa na kayo ng account, meron dyan dalawang tabs, which are yung dashboard and my account. So, dun muna tayo kay dashboard. Pag pumunta ka kay dashboard, yung makikita ka dyan dalawang options. Si in Korea and si Philippines. In the Philippines or in Korea, parang ganun siya. So, I'll just place it beside ng screen for you guys to see. When you check in Korea, ang makikita mo lang dyan is yung declare. Kasi guys, pag dumating yung item sa Korean warehouse nila, which yung address na ginamit mo, dyan mo i-declare yung items na dumating sa warehouse nila. So, ayan. Pag pinindot mo yung declare, ang nakalagay dyan would be yung courier na nag-deliver going to their Korean warehouse or Korean address, kung kailan na-deliver, at kung anong item yung na-deliver sa kanila or yung item na binili mo. So, actually, yun lang yung i-declare mo dun sa declare button sa in Korea. Pag kinlik mo naman si Philippines or in the Philippines, nandyan lang po yung status ng item if ever sailing na siya going to the Philippines or nakarating na siya sa warehouse nila. Yan lang yung purpose nung in the Philippines na option. Makikita mo yung status ng item mo, okay? Doon naman tayo sa my account na tab. Si my account na tab, syempre nandyan yung details mo. Name mo, I think yung address, contact number, and kung anong klaseng membership yung meron ka, kung regular member ka lang, ganyan. And then below, makikita mo yung details ni STS. This is very important kasi ito yung gagamitin nyo kapag ka nag-order kayo or ipapaship nyo na yung orders nyo. Makikita nyo dyan, yung address ni STS, yan po ang address ng Korean warehouse nila. And yung contact number na gagamitin mo din kapag ka nag-order ka. So basically, when you order, you use your name, use STS Korean warehouse address, and yung STS contact number or yung contact number nila in sa Korea. Syempre pag dineliver, yung parang sa atin lang dito sa Philippines. Syempre ang binibigay natin contact number natin is yung atin kasi yung address nun is yung bahay natin. Syempre hindi mo naman pwede mo ibibigay yung contact number mo kung ang gamit mong address is yung kay STS kasi malay mo ba kung nasaan yung lugar nila, 'di ba? Wala naman tayong idea. So ang ilalagay mo dapat talagang contact number is yung provided nilang contact number details. Alright? Alright. Yun lang siya guys. Yun lang yung mga bagay na kailangan mo talagang malaman when using STS. But further details is one, syempre, magkano ba si STS? Pagka regular member ka, STS way, for every pound, it's 150 pesos. So, kung makikita nyo po yung isa sa mga TikTok videos ko, which is yung nakuha kong free gifts sa In The Soup nung bumili ako ng In The Soup series sa Weavers, meron silang free gift ng mga photo cards. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito siya. May free gift si Weavers since bumili kami na pag early bird ka, na bumili ka nung In The Soup na series sa Weavers. Ayan, may libreng pa photo card. So, ito lang siya, guys. So, obviously, less than 1 pound lang yung bigat nito, di ba? Kasi ito lang siya. So, ito, ang cargo fee niya lang, guys, is 150 pesos. Clarification ko ulit, ang cargo fee
is yung shipping fee mula sa Korean warehouse nila going to their Philippine warehouse. 150 pesos lang. Pagdating naman guys sa bigat ng item, may mga websites kasi na dinideclare nila kung gaano kabigat yung isang item. So, pwede nyo yung maging basis kapag i-estimate nyo kung magkano yung babayaran yung cargo fee kay STS. But then, ako kasi, kunyari, sa Weavers pa lang kasi ako gumagamit ng STS. Actually, may mga tips akong nakuha on how you can know the weight of the item. Kasi diba, pag bumili ka sa Weavers, hindi siya nagre-reflect. Lalo na pag Weavers Korea, tapos to Korean address lang siya, hindi nagre-reflect. So, what I do para malaman ko yung weight ng item is mag-shift muna ako from Korean address. Gagawin ko siyang yung dito, yung address ko talaga dito sa Philippines. Kasi ilalagay nila yung weight doon. Makikita mo yung weight doon. Usually, ganun yung ginagawa ko. But that's more on Weavers, which I will not discuss right now. Kasi hindi lang naman po yung Weavers yung pwedeng pagbilan ng items or pwede mo paggamitan ni STS. But I'll do a separate video for that, okay? So, yun. Balik tayo sa timbang ng item. Si STS actually, sila yung nag-weigh ng item pagdating sa kanila. Kasi more than just the item itself, syempre yung packaging din niya. May timbang din naman yung pagbabubble wrap. Lalo na kung wrap talaga yung pagbabubble wrap nila, diba? May timbang yan. Even the box na pag-deliver yan sa kanila, may added weight yon. So, i-estimate nyo na lang, guys. Kunyari, yung in the soup na photo cards, I know is less than 1 pound. Kahit i-box-box pa nila yan, yung maliit lang naman na Weavers box yung gagamitin. So, hindi talaga siya lalagpas ng 1 pound. So, alam kong yung cargo fee ko is just 150 pesos. But then, an example ng more than 1 pound is yung Mots DVD kong yan. Nung nakita ko yung weight, nung dumating siya dito sa Philippines, nasa 2.5 pounds siya. So, ang binayaran ko sa kanyang shipping fee was 375 pesos. Tama, di ba? Pag kinonvert mo si 1.5 pounds, tapos yung 1 pound is equal to 150 pesos, 375 pesos yung binayaran kong cargo fee para kay Mots na DVD. So, ganun lang yung pag-convert nyo ng timbang or kung magkano yung babayaran nyo na cargo fee kay STS. Next is, how do I place the address sa mga Korean websites? Again, natutry ko pa lang siya kay Weavers. And si Weavers kasi, mag-enter ka ng address 1, tapos address 2. Parang dalawang blank siya for the address. How you use it is, diba, makikita niyo yung address ni STS dun sa STS My Account tab. Makikita mo doon, nakalagay doon in Hangul yung kanilang Korean address. So, from the first letter going to number 2, sa gitna ng address nila may makikita ko number 2 doon. Yun yung unang line ng address 1. Tapos the rest, yun yung gagamitin mo for address 2. So basically, ganun ko siya ginagamit kay Weavers. Pero lucky enough siguro sa ibang sites, kung isang buong address lang yung ilalagay mo, good to go na yung buong address na yun. Bukod pa sa address, pag hiniram nyo yung address ni STS, always remember to use your name. Hindi magpo-provide si STS ng contact person or nung pangalan para sa item na pag-shipping ng item, yung gagamitin mo talaga is pangalan mo pa din. So, in my case, bibili ako kay Weavers. Nakapangalan pa din sa akin yun. Naka-Eunice pa din. Eunice Halili pa rin yung name niya. It's just that yung address is kay STS nga and yung contact number for the shipping is still yung kay STS na provided details. Okay? Next is declaration. Doon na tayo sa pagde-declare nyo ng items. Pag magde-declare kayo guys, remember, magde-declare lang kayo pag na-deliver na yung item nyo sa Korean warehouse ni STS. Yan, meron kasi mga nagtatanong sa akin sa TikTok. Isa to sa pinaka-natatanggap ko ding tanong sa akin. Ate, or Eunice, pwede bang mag-declare na kami kahit hindi pa na-deliver yung item? Siyempre guys, hindi. Kasi, paano malalaman or paano ma-check ni STS yung item mo na dineclare mo kung wala pa doon yung item, gets? So, ibig sabihin, kailangan magde-declare ka lang pa na-deliver na sa address nila yung iyong item. Guys, kayo ang magmamonitor kung madedeliver na siya, kung in-transit na siya, ganyan. Wala naman kayong kailangan kausapin kay STS eh, kasi
kunyari ako nga, in my case, since a Weavers ako bumibili, di ba, nag-order ako, ganyan, nag-proceed yung order ko and such, ang next step dyan, makikita ko doon kay Weavers na ordered status na siya, or shipping soon, yan, shipping soon yung next na status niyan. After shipping soon, in transit, or yan, dinideliver na yung item ko, then after nun, you've delivered na sa Korean address, or sa kung saang address man yung nilagay mo. So, pag nakita mo yung status na delivered na, saka ako pupunta sa website ni STS. So, yon. For sure naman, yung mga sites na yan, nakikita naman yan pag na-deliver na sa address or hindi. Kahit naman sa pagbili natin sa Shopee Lazada, diba, natatrack natin kung nasaan na yung item na binili natin. So, same goes doon, kayo magmamonitor kung nasaan na yung item at pag na-deliver na siya sa address ni STS, saka kayo magde-declare. Again, yung pagde-declare, guys, is yung courier, kung sino nag-deliver sa address nila, anong date na deliver, na nagbubulol ako, anong date na deliver and ano yung item na binili mo and magkano yung item na pinurchase mo. Yun yung details na kailangan pag nag-declare ka sa website ni STS. Ano yung susunod na mangyayari? So, ganito yan, guys. Once yung nag-declare ka, usually, STS, ang batch nila is every Thursday. Ibig sabihin, every Thursday, meron silang shipment from their Korean warehouse going to their Philippine warehouse. So, kunyari ngayon is Monday, and yung Monday na to, na-deliver na item sa address nila at magde-declare ako. So, yung item ko on no Monday, possible yan, sa Thursday na ang shipment yan from their Korean warehouse going to their Philippine warehouse. So, yung batch number na ginagamit nila is yung date kung kailan siya isa-ship or kung kailan siya naisamang shipment. Okay? Clear ba yun? Hindi ako bubulol ako. Pero yun yung logic niya, guys. Ha? Yun yung pinaka-logic niya. So, kunyari, nag-declare kayo on a Thursday, usually, next Thursday na yung shipment yan. Nag-declare ka ng Friday, ang shipment included yan would be for Thursday next week. So, kunyari, today is, para lang mas clear, kunyari, today is January 7, which is a Friday. So, kunyari, yung January 7 na yan, pag ngayon may nakita kang delivered na item mo sa address nila at magde-declare ka din this January 7, ang shipment included na nung item mo would be next Thursday. So, kung ano mang date next Thursday. Today is Friday, which is January 7. Ang shipment yan or included siya sa batch number January 13, which is a Thursday next week. Usually, ganun po ang pag-ship nila ng items, alright? Basta makapag-declare ka before Thursday, I think, magpo-push through naman yan. Maisasama yan sa Thursday shipment nila. So, I'll share one encounter lang when I used STS. Kasi ilang beses ko na siyang nagamit, guys, STS. So, meron lang ako, first time ko to, kaya medyo kinabahan ako that time. Pero, parang dumating sa akin yung item, parang nag-declare ako ng item ng Monday, kung naalala ko ng tama ha, ano na lang, basta nag-declare ako ng Monday, so in-expect ko siya na maisasama siya sa batch ng Thursday. Naalala ko pa September 16 yon, September 16 yung Thursday na in-expect kong maisasama siya. So, every day, nag-check ako kasi na-deliver na siya noong Monday, nakapag-declare na rin ako. So, dapat sa September 16, ma-include na siya, diba? Makikita ko na sa declarations ko na included siya sa September 16 batch. So, nung chine-check ko siya, hindi nagre-reflect. Wala pa, talagang ano lang, may declared lang ako, pero wala pang in transit, wala pang going to the Philippines or shipping to the Philippines, wala pang ganun. So, nag-worry ako. So, nung nagtanong naman ako, ito yung isa sa pinakagusto ko sa STS. Nung nagtanong ako sa message sa Facebook nila, guys, if you have questions na hindi ko mababanggit dito or feeling hindi ko din naman masasagot, very responsive sila sa Facebook page nila. So, dun ako nagtanong sa Facebook page nila,
parang nag-declare ako ng ganitong date, di ho ba supposedly on a Thursday na ganitong date mare-receive ko na siya, bakit wala pa pong update, ganyan. So sumagot sila, nung Thursday na yon tinamaan ng Chuseok, which is a Korean holiday, so walang work sa kanila noon, kaya yung item ko was included sa next Thursday pa after nung September 16 na yon, I think September 23 na yon. So doon na-include yung item ko, medyo matagal yung waiting ko, pero ako, wala naman sa akin yun, hindi naman ako nagmamadali doon sa item na binili ko na yon. So ganun lang yung mangyayari, just in case hindi maisama sa next Thursday or sa expected week, within the week na Thursday yung item nyo, most probably the next Thursday maisasama yan, just as long as tama yung pag-declare nyo ng items. And again, if you have questions, very very responsive sila sa kanilang Facebook page. Okay, so going back, ano bang gagawin mo kapag ka nakapag-declare ka na ng item mo? The next step is just a waiting game, guys. Si SPS, what I like about SPS, within 3 to 4 weeks, nandyan na yan. Unlike other, bumili ka sa online shop, it takes more than a month, which is understandably, okay lang naman. Kasi guys, sa kanila, bulto-bulto naman din yun. Hindi lang ikaw yung bumibili. Marami kayong bumibili, marami silang binibili, at kinoconsolidate nila yan. Pagdating kay SPS, you can consolidate, but in my case, kunyari, hindi ako nagko-collect. Kapag kami binili ako, diretso declare, tapos kung saan siya masama, yun, dun, ganun ako. So, within 3 to 4 weeks, dumarating na siya. Wala na akong hinihintay with, kung hindi yung 3 to 4 weeks na yun, kasi sure akong darating na siya. Actually, yung pinakauna kong order, actually, halos lahat ng naging order ko, kasi meron din akong in-order this November or December siya dumating, within 3 weeks, nasa akin na siya. So, ganun kabilis kapag kay SPS ka rin. At the same time, namomonitor mo talaga yung status ng item mo. Unlike nga, kunyari, bumili ka online, na parang mga update ka na lang nila, ilang weeks nang nakaraan, hindi mo alam nasa na yung item mo, kung nasa Korea pa ba, nasa address pa ba nila, wala kang idea. So, with using SPS, ikaw talaga magmomonitor kung nasaan na yung status ng item mo at kung saan na napadpad yung item mo. Okay? So, ayun nga, waiting game na lang yun, guys. Kasi, after nyo mag-declare kung saan ang batch man siya na Thursday masama, makikita nyo dyan sa STS account nyo, dyan sa dashboard, di ba, in Korea, made na declare ka. Tapos, makikita mo dyan, pag kinlik mo yung batch code mo, which sabi ko nga sa inyo, usually yung batch code nila are the dates kung saan naisamang shipment yung item mo. So, kunyari, yung akin, kunyari September 7 ngayon, yung next Thursday, which is January 13. So, makikita mo dun sa baba, meron dyan, naka-bold siya in color blue font, tapos may underline din siya. Pag kinlik mo yon, makikita mo yung status niya sa taas. Makikita mo doon, sailing to PH port. Yun yung unang status pagka nasa isama siya sa shipment. After nun, yun yung paulit-ulit within ilang weeks, yun yung makikita mo, yung sailing to PH port. But after yung status na yun, pag nakarating na siya sa Philippines, ano yan, na, parang arrived in customs awaiting release, yun yung next status na makikita mo. Wala ka pang gagawin nun, okay? Wala ka pang gagawin. Ang next nun, pag na-release na sa custom, is parang arrived in PH warehouse, yun yung next status na matatanggap mo. Pero guys, ito lang yan. Yung sa STS na website na yon is just for you to monitor where your item is. Pag dumating na yan dito sa Philippines, you have to wait for their email. Mag-i-email sila sa'yo na, "Hi, Eunice, your item has arrived here in the Philippines and it's time for you to pay." Ilalagay na nila dyan kung magkano yung item mo, anong weight, magkano, paano ka magbabayad. You can pay in bank transfer, yan. Marami sila, GCash, pwede yan. Nag-a-accept sila ng mga payments na yan. So, dun sa email na yun, lahat ng details na kailangan mo. And once na mabayaran mo siya, you just have to parang screenshot or picturean niyo yung proof ng payment ng cargo fee. Again, yung cargo fee is yung 1 pound is equal to 150 pesos. So, ilalagay nila dyan. Kunyari, for this one, ang nakalagay sa email ko is, yun nga,
Yung item is one pound lang siya, and yung cargo fee mo is 150 pesos. Sige, if magbabayad ka na, ito yung details, ganyan. Lahat nandoon sa email na yun, okay? Tapos, after mo matanggap yun, after mo magbayad, kasi yung payment niyan, di ba, screenshot or kaya picturean mo, mag-i-email back ka sa kanila nung proof of payment mo nung cargo fee. After nun, guys, mag-i-email back sila sa'yo na your item is ready to be delivered to you. So, eto na si delivery. Yan po si STS. Kayo po mag-aayos ng delivery from their Philippine warehouse going to your address or going to your place, okay? Ako, since I live in Manila or Metro Manila and sa Paranaque yung warehouse nila, excited ako sa mga merch ko. So usually pinapag-grab or Mr. Speedy ko na lang yan. So parang pag nagpa Mr. Speedy ako, syempre sa address ko from Paranaque, mga 200 to 300 pesos yan. So additional yun, syempre sarili kong bayad yung 200 to 300 na yun. So bukod pa sa cargo fee, yung delivery from their PH warehouse going to my address, isa yun sa babayaran ko. But lucky if taga Paranaque ka lang din at pwede mong lakarin at pwede mong tricyclein lang si STS warehouse nila, pwedeng ikaw na ang kumuha ng item sa warehouse nila. You just have to answer dun sa email nila na ready na siya to be delivered. Meron doon parang Google Forms na ililink nila sa'yo. You need to answer lang yon. Paano mo gustong iship yung item mo? Gusto mo bang yung sariling courier? Pag sariling courier, ilalagay mo doon yung nabook mong rider. Ayan, yung mga ganyan, yung mga details na yan. Kapag ka self-pick-up, anong date mo siya pipick-upin, even the time, yan, ilalagay mo yan dyan. And kapag ka provincial ka, guys, hindi ako masyadong aware, pero I think pwede sila sa LBC, meron pang isa eh, UPS yata yun, hindi ko maalala. Sorry guys, hindi ko maalala yung mga courier na ginagamit nila. Si GGX din yata, pwede. I think hihingin na lang nila yung details mo and sila siguro yung magpa-process, no? I am not sure, pero guys, if you have encountered yung ganun, please do comment down below para makatulong tayo sa iba, syempre pag provincial. But syempre guys ha, hindi ko sinasabing hindi pwede pag provincial yung address mo. Pwede yan. May mga options nga lang sila ng courier na pwede mong gamitin or pwede mong iselect, okay? So basically guys, yun lang yung pinaka process, yung pinaka overview on how you use STS, okay? Sobrang dali niya lang, as in talagang no contact nga eh, lahat talaga yun, parang ikaw mag-monitor, ikaw mag-declare, ikaw maghihintay. Yung pinaka contact lang nila sa'yo is pag dumating na yung item, which is through email, guys. So you better make sure to check your email pag nag-email na sila na nasa kanila na yung item at pwede mo nang bayaran. And yun nga, after that, kapag ka ready to deliver na to your address or to your home yung mismong item, yan, kayo din ang maglalakad dun. So, it's just that you have to do everything by yourself, which ako, naging kampante ako nung nagamit ko na si STS. Kasi for sure eh, syempre nung ako din naman, nung first time ko siyang tinry, medyo hesitant ako, hala, totoo ba to? Mabudi-deliver ba sa akin na maayos yung item? Well, guys, oo. Kasi talagang crisp pa yung box nung doon pagka dinideliver sa akin, di ba pagka Mr. Speedy or ipaalala Move Corp Grab, pag dumating sa akin, talagang crisp pa yung box, maayos talaga yung handling nila ng item. Kahit itong maliit na to, syempre, mayuyupi yung box niya, kasi di ba kahit i-bubble wrap mo siya, eh yung box niya parang ganyan kalaki. Syempre, di ba pag pinatungan mo yun, mayuyupi siya, pero alam niyo ba yung box nito, if you guys see yung TikTok ko na ina-unbox ko siya, ang ganda-ganda pa nung box, parang bago talaga siya na dumating sa akin. So, yun yung isa sa mga gusto ko na encounters ko kay STS. Ayun guys, so sana nakatulong tong video na to, lalo na sa mga talagang curious, kasi sabi ko nga dun sa TikTok video ko eh. Ako, talagang nag-search ako ng mga common na nag-share ng info about using STS, pero hindi ko nakuha talaga lahat ng details na gusto kong malaman. Talagang hesitant pa rin ako. So talagang sugal nung unang beses ko siyang ginawa. Talagang sugal. Meron ako nakita isang video dito sa YouTube, pero hindi siya
masyadong very informational naman siya. Pero talaga may mga tanong akong hindi nasagot. So, nagsugal ako talaga nung first time kong gamitin si STS. But it's all worth it. As long as sabi ko nga, tama yung declaration nyo, tama yung paglagay nyo ng address, tama lahat ng pinaglalagay nyo, wala tayong magiging problema. So, yun. Sana nakatulong ako sa inyo. If you guys have any questions, ayan, open yung aking comment section down below. Yung TikTok ko, pwede nyo din yung panoorin ulit. Naka-consecutive siya na sineshare ko how I use STS and how I purchase on Weavers using STS address and details. So, yan. Nandun yan lahat. But then, sabi ko nga, I'll make another video on how I purchase using through Weavers and using STS naman. So, yun. Yun lang, guys. Thank you for watching. Happy New Year sa inyong lahat. And if you have any video suggestions, ayan, bilang gusto na natin maging consistent, please to comment them down below. Follow me on all my social media account, Facebook, Instagram, and TikTok account. I'll be happy to communicate with everyone. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Bye!